Monday po, dun po talaga ano, nagkagulo-gulo po kami kasi po sabay-sabay po yung schedule, tapos isa lang po yung tablet na galing po sa school. Dumating po sa point na nag-cut po ng klase yung isa kong kapatid para po ano, magpaubaya po dun sa isa pa po. Sisikapan ko muna makapag-aral po ang aking mga anak dahil sa para sa kinabukasan nila. Gumagawa ako ng paraan para makaraos ng kahirapan ng aking mga anak. Sinabi ko din po sa mga kaibigan ko kasi sila po talaga yung nag-push po sa akin na i-post po yun nung August 13 po. Isa rin po sila sa dahilan kung bakit ko po ano, pinush po yun para po mapansin din po ng iba. Po, syempre po nalungkot po. Tapos ano, napanghinaan din po ako ng loob nun po. Pero po yung mga kaibigan ko po, sinabi po nila sa akin na huwag pong susuko. Tapos po, i-post po ulit. Malay ko po na baka next time po, mapansin na po ulit. Thank you very much po kasi dahil po dun sa binigay niyo pong tablet sa amin, hindi na po kami mahihirapan, tapos hindi na rin po magkakagulo-gulo. Nagpapasalamat po ako sa Manila Bulletin din na malaking tulong sa aking anak. Tapos kay Mayor Isko po, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po na binigay niyo po sa aking mga anak yung tablet po. Hindi na po sila nahirapan ngayon. Masayang-masaya na po yung aking mga anak. Pagbubutihin pa po yung pag-aaral, tapos po iingatan po yung tablet po para po sa susunod po magagamit pa po namin.